Kakasama natin ang inyong favorite kapamilya heartthrobs. Makiisa at mag-donate sa maraming gabi ng kilig, fun challenges at kindness. Kasama kayo at ang ating kapamilya donors. Tulong-tulong tayo sa pag-ahon. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutulungan, sama-sama tayong makibahagi sa Truth or Dare at tulong-tulong sa pag-ahon fundraising activity for the benefit of the victims of Typhoon Odette. Gabi-gabi hanggang January 28, 8 p.m., makakasama natin ang inyong favorite kapamilya heartthrobs. Makiisa at mag-donate sa maraming gabi ng kilig, fun challenges at kindness. Kasama kayo at ang ating kapamilya donors. Tulong-tulong tayo sa pag-ahon. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutulungan, sama-sama tayong makibahagi sa Truth or Dare at tulong-tulong sa pag-ahon fundraising activity for the benefit of the victims of Typhoon Odette. Gabi-gabi hanggang January 28, 8 p.m., makakasama natin ang inyong favorite kapamilya heartthrobs. Makiisa at mag-donate sa maraming gabi ng kilig, fun challenges at kindness. Kasama kayo at ang ating kapamilya donors. Tulong-tulong tayo sa pag-ahon. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutulungan, sama-sama tayong makibahagi sa Truth or Dare at tulong-tulong sa pag-ahon fundraising activity for the benefit of the victims of Typhoon Odette. Gabi-gabi hanggang January 28, 8 p.m., makakasama natin ang inyong favorite kapamilya heartthrobs. Makiisa at mag-donate sa maraming gabi ng kilig, fun challenges at kindness. Kasama kayo at ang ating kapamilya donors. Teleradyo Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balaggio. Sa Teleradyo Balita. Tatlo pang namatay dahil sa Omicron variant na itala ng Department of Health. Mga bagong kaso ng COVID-19 bumaba sa halos 16,000. Mga hindi bakunadong pasahero binigyan ng 30 araw na palugit para makasakay sa mga pampublikong sasakyan. Presyo ng tinapay tataas pagpasok ng Pebrero, pag-angkat ng gulunggong at iba pang isda pinaiimbestigahan sa kamera. NUJP at ilang pang grupo kinwestiyon ang pamimigay ng NTC sa mga dating frequency na hawak ng ABS-CBN. 8 pulis at 2 Chinese timbog sa pagnanakaw sa Angeles City, Pampanga. Sa showbiz spotlight, Rufa Gutierrez, bakit binuhat ng mga host ng It's Showtime? At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong po araw ng Webes, January 27, 2022. Ako po si Joyce Balaggio. Kasama po natin ngayong umaga. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, umabot na po sa mahigit 3,475,000 na mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 15,789 na mga bagong kaso kahit 3 laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, mahigit 53,000 na ang namatay habang mahigit 230,000 ang active cases. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 5 ang namatay sa Omicron variant. Kabilang dito ang 2 senior citizen habang wala pang ibang detalye sa 3 iba pa. Nakapagtala rin ng unang kaso ng Omicron variant sa Aklan.
Ito ay isang 42 taong gulang na ginang mula sa bayan ng Bataan na nakumpirmang positibo sa Omicron noong January 7 at ngayon ay fully recovered na. Sinabi naman ng Octa Research Group na posibleng mas mababa pa sa 500 ang may tatalang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pagdating sa kalagitnaan ng Pebrero o hanggang February 14. Ayon naman kay Octa Fellow Guido David, mas mababa pa ang naitalang kaso sa NCR sa mga nakalipas na araw bukod pa sa nasa 0.71 na lamang ang reproduction number sa rehiyon. 30 araw na lang ay binibigay ng pamahalaan sa mga hindi bakunado at partially vaccinated na mga manggagawa para makasakay sa mga pampublikong sasakyan dito sa Metro Manila. Sinabi ni Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr. na matapos ang 30-day window, mga fully vaccinated na lamang ang papayagan sa pampublikong transportasyon. Kayo po ay papayagan na lamang na bumiyahe gamit ang pampublikong transportasyon papasok o palabas na inyong trabaho sa Metro Manila mula ngayong araw na ito, ika-26 ng Enero 2022 hanggang ika-25 ng Pebrero 2022. Nilinaw naman ni Tuazon na exempted pa rin ang mga individual na may mga medical condition at lalabas para sa essential goods at services. Iginit naman sa teleradyo ni MMDA Chairman Benhur Abalos na iira lamang ang no vaccine, no ride policy habang nasa alert level 3 ang Metro Manila. Nung ginawa ng mayor yung MMC resolution, it was for their protection dahil tumataas ang kaso. Kaya ang ginawa namin doon, once naman bumaba tayo back to alert level 2, tanggal na yung prohibition of mobility. At ako'y naniniwala, parang nakalagay po yun sa ano rin ng DOTR. Parang nabasa ko po yun. Sa panayam naman ng teleradyo, nanindigan din po ang Commission on Human Rights o CHR na dapat pa rin repasuhin ang no vax, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan dahil wala pa rin umanong standards o basihan ang pagbabawal. Sa palagay namin, kulang pa rin ang mga reasons kung bakit nila kailangan i-implement ito. Is this reasonable? Is it proportionate? Like example, no, meron naman tayong ibang alternatibo kaysa para maprotektahan ang unvaccinated or even the vaccinated. Yan po si CHR Commissioner Attorney Gwen Pimentel Gana. Nananawagan naman ang Philippine Medical Association sa pamahalaan na magsagawa ng National Vaccination Days para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Sinabi po ni PMA President Dr. Benito Atienza na mahalaga ito upang matutukan ang pagbabakuna sa nasabing age group. Mahalaga rin anyang palakasin ang information drive para mapawi ang agam-agam ng mga magulang sa COVID vaccination ng mga bata. Batay sa clinical trials ng Pfizer vaccine para sa naturang age group, nasa 91% ang efficacy nito laban sa COVID-19. Sa inilabas naman datos ng Amerika, noong Nobyembre at Disyembre, mas kaunti rin ang naiulat na adverse reactions matapos bakunahan ang mula 5 to 11 years old kumpara sa 12 to 15 years old. There is no perfect vaccine. There may be very rare adverse events that may be associated with vaccines, but we always weigh benefits of giving it over the risk of getting down with the disease and its complications, which the vaccine can prevent. Si Dr. Mary Ann Bondi ng National Immunization Technical Advisory Group. Matapos naman ang Metro Manila, posibleng maitala na rin ang pinakamataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga probinsya. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Ferrere na posibleng maabot ng mga probinsya ang peak ng COVID cases sa loob ng 2 o 3 linggo. Target naman ng pamahalaan na mapabilis ang pagtuturok ng COVID booster shot bilang bahagi ng tinatawag na wall of immunity sa 57.8 milyong Pilipino na may kumpletong bakuna kontra COVID-19 sa bansa, halos 6.7 milyon pa lang ang may booster o dagdag na dose. Kailangan po talaga na patuloy po ang ating pagbabakuna ng karagdagang booster shots para sigurado po na tuloy-tuloy ang proteksyon. At handa po tayo na kahit anong variant ang makapasok sa bansa
ay meron po tayong tinatawag na series of wall of protection, of wall of immunity. Si Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Samantala, hiniling naman ang Department of Tourism sa Interagency Task Force na buksan na ang bansa sa Pebrero sa mga turista mula sa visa-free countries na nasa green list gaya ng Japan at Indonesia. Sinabi sa teleradyo ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, magbubukas na dapat noong December 1 matapos aprobahan ng IATF pero naudlot dahil sa Omicron variant. Katwira ng kalihim, bukod sa hirap na ang sektor ng turismo, marami na ang fully vaccinated at nabigyan ng booster shots kabilang ang tourism workers. Ayon kay Puyat, hinihiling din nilang ibaba na ulit sa 3 araw ang quarantine para sa mga turistang galing sa yellow list countries kabilang ang Amerika. Tumayad na kasi dati, excited na talaga ako. In fact, pinaplano ko na nga kung ang first Japanese visitor, susunduin ko pa sa airport. Mm-hmm. Eh, nagka-Omicron. So, hiningi na i-temporarily suspend muna. So, ngayon, hinihingi ko na ngayon ulit na kung pwedeng pwede bang go na naman tayo. Si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat. Pinag-aaralan na ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang posibleng pagtataas ng deployment cap ngayong taon dahil sa tumataas na demand sa health workers sa ibang bansa. Kabilang dito ang Amerika na nangangailangan ng karagdagang mga nurse na maaaring kumita ng hanggang 300,000 piso kada buwan. Sa ngayon, 7,000 healthcare workers lang ang papayagang makaalis ng bansa dahil sa ipinataw na cap ng Interagency Task Force ngayong taon upang matiyak na hindi magkukulang sa tauhan ang mga ospital sa Pilipinas ngayong may pandemya. May mga exempted naman sa deployment cap tulad ng United Kingdom at mga bansang may kasunduan sa gobyerno ng Pilipinas gaya ng government-to-government hiring ng 600 nurses sa Germany. Pag dumami yung supply natin at na sobrahan niya yung bilang ng ating deployment, we could increase the cap or altogether remove the deployment cap. Ano? Yung Board of Nursing ay nag-administer na ng PRC examination at yung pung-una natin last year, I think mahigit 5,000 yung nakapasa. No? And then the latter part of 2021, another second batch na mahigit 5,000 ulit na nakapasa. Si POEA Administrator Bernard Olalia muli namang nanawagan ng Filipino Nurses United sa pamahalaan na taasan ang sahod at ibigay ang nararapat na benepisyo sa mga Pinoy health workers upang hindi na humanap ang mga ito ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Sa ibang mga balita naman, inihain na po sa Kamara ang resolusyong humihiling na imbestigahan ang epekto ng umano'y sobrang importasyon ng isda ng pamahalaan. Ito'y matapos tumabas sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na umabot sa mahigit 42,000 metric tons ang inangkat na isda kabilang na ang galunggong. Bukod pa po ito sa mahigit 22,000 metric tons na nasa cold storage facilities at panibagong importasyon na aabot ng 60,000 metric tons. Sinabayan muna Representative Carlos Zarate at Makabayan Block ang naghain ng resolusyon na layong imbestigahan ang epekto na importasyon ng galunggong sa maliliit na mga mangingisda. Parang ang naging default mode na talaga ng ating Department of Agriculture ay ang walang habas na importasyon kahit na itong galunggong na napakasagana naman noon hanggang ngayon, no, sa ating mga karagatan. Kahit na bumaha na yung imported na mga galunggong, yung kuha ng ating mga local fishers or fisher folks, binabarat naman ang pagbili sa kanila. Pero pagdating sa merkado, hindi naman bumababa, no, yung presyo ng galunggong. Nananawagan naman si Pamalakaya for Luzon Vice Chair Bobby Roldan sa pamahalaan na suportahan ang lokal na agri-fishery sector at hayaang makapangisda sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Yung ini-import din naman kasi nating isda ay dito rin naman ang gagaling sa West Philippine Sea. Nababawalan lang ang mga isdang Pilipino, tayo rin ang bumibili ng isda natin. Iba nga lang ang nanguhuli.
Nananawagan din po ang pamalakaya sa pamahalaan na magpataw ng price control para sa mga biyahero na magpapatong umano ng malaki sa presyo ng isda. Samantala, tataas po ang presyo ng tinapay simula sa Pebrero 1 dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng arina. Ayon po sa Philippine Federation of Bakers Association, 2 piso ang dagdag presyo sa kada pakete ng Pinoy Pandesal, habang mahigit 3 piso naman sa Pinoy Tasty. Posible pang masundan ang dagdag presyo dahil sa pagmahal ng LPG, butter at iba pang sangkap sa paggawa ng tinapay. Samantala, namumuro na namang tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG dahil sa tumataas na contract price ng LPG sa world market. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na posibleng walang pagbabago o tumaas ang retail price ng LPG simula sa Pebrero 1. Bukod sa LPG, bahagya na rin tumaas ang presyo ng langis sa unang 2 araw na trading sa world market. Pero posible pang magbago ang presyuhan hanggang bukas. Umalma ang National Union of Journalists of the Philippines sa pagkakaloob ng National Telecommunications Commission sa mga dating frequency na hawak ng ABS-CBN sa mga kilalang kaalyado ni Pangulong Duterte. Sinabi sa teleradyo ni NUJP Secretary General Ronalyn Olea, garapalan ang ginawa ng NTC dahil alamaan niya ng lahat na politically motivated kung bakit tinanggihan ang aplikasyon para sa panibagong prangkisa ng Kapamilya Network. Tayo umaasa pa rin na makakabalik sa ere ang ABS-CBN. Pero kumbaga, ang sabi nga nung isang kaibigan ko, kung dinidescribe niya yung ginawa ng NTC at nung mga binigyan ng frequencies, ay parang mga buitreng nakaabang. Very strong yung kanyang image. Mga buitreng nakaabang doon sa unused and available frequencies na alam naman nila ay hinihintay natin, no, na maibalik sa ABS-CBN. Kinwestiyon din ni UP Media Law and Ethics Professor Marichu Lambino ang proseso sa pagbibigay ng frequency. Marami anyang hindi sinunod na alituntunin ng NTC sa pagbibigay ng 2 frequency sa Advanced Media Broadcasting System. Una, pwede bang yung lumang-lumang aplikasyon na 16 years old na paso na ay buhayin mong ulit na may-ari ng ibang kumpanya? At pwede bang ito ay ikabit mo sa analog TV na hindi nagkaroon ng panibagong hearing at panibagong aplikasyon? So doubtful po yung legal validity nung ikakabit niya yung Free TV Channel 2 doon po sa Channel 16 na hiwalay na frequency. Sinabi naman sa teleradyo ni InfraWatch convener Terry Ridon, mistulang midnight deal ang nangyari lalo't patapos na ang termino ni Pangulong Duterte. What is 4 months, 5 months, 6 months to basically wait for the new president to make a determination on the fate of ABS-CBN, on the fate of its franchise, and obviously, on the fate of its frequencies. Una nang kinumpirma ng Sunshine Media Network International na pagmamayari ni Pastor Apollo Quiboloy na ipinagamit ng NTC ang broadcast frequency na Channel 43. Bukod dito, pinayagan din ng NTC na gamitin ng Aliw Broadcasting Corporation ang Channel 23 na dating Sports and Action Channel ng ABS-CBN sa ilalim ng Black Time Agreement, habang ipinagamit sa kumpanyang pag-aari ni dating Senador Manny Villar ang Channel 2 at Channel 16. Taong 2020, nang patayin ng kamera ang aplikasyon para sa bagong prangkisa ng Kapamilya Network. Samantala, arestado naman ang 8 pulis na sangkot umano sa pagnanakaw sa bahay ng mga Chinese na POGO worker sa Angeles City sa Pampanga. Dinampot ang mga sospek matapos rumesponde sa pagdanakaw ng armadong grupo na nagpakilalang tauhan ng CIDG sa isang bahay. Bukod sa 8 pulis na nakatalaga sa Anti-Organized Crime Unit ng CIDG sa Camp Crame, natimbog din sa operasyon ang 2 Chinese at 1 Pinoy. Nasagip naman ang 7 Chinese at Pinoy helper ng bahay na pinasok ng grupo. Na-recover sa sasakyan ng mga sospek ang mahigit 300,000 pisong cash at mga baril.
At abangan sa aming pagbabalik, Department of Justice, nakitaan ang probable cause para sampahan ng kaso ang apat na idinadawit sa online banking fraud. At County Chief Attorney Presida Acosta, iginiit na nagpaalam kay Pangulong Rodrigo Duterte na hindi muna siya magpapabakuna laban sa COVID-19. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at subali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga ako. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Gisingin na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Champ Abby Perez. Para po sa inyo. Forever fresh lang newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manaban. Bango na, gising na ulit. Sa sakto! Tuwing alas 6 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Mahahalagang balitang tinutukan ang nangungunang banta ngayon. Binantayan. Patupad na ng pinaikling isolation. Ibubuhos pagpatak ng alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Balita. Kasama ang pinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Molly De Castro. Kabuhayan ang ating mga balita. At Joyce Balaggio. At yan po ang mga balitang interampok. Lunes hanggang Biyernes sa nag-iisang Teleradyo. Saktong celebration tayo, kapamilya! Dahil sa ating anniversary, pabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang ma-eliminate sa paglahok nito. Saktong pang-umagahan. Okay, mag-ready na. Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming iaanunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisang Teleradyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Sa ating pagtutulungan bilang tulong po sa ating mga frontliners, antigen kits, sana malaking tulong po ito. At pagkakaisa bilang isang pamilyang Pilipino, dapat mangibabaw po ang kapakanan ng pamilyang Pilipino. Sama-sama tayong aama. Hindi lang balita, kundi yung serbisyo publiko. Kasama ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan, Kabayang Molly De Castro. Mga hirap pa rin sa pandemya, bibigyan natin ng ayuda ngayon. Pamagitan ng nagbabalik ang Teleradyo Balita sa oras na 7:52 ngayong umaga. Kailangang may sense of urgency sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ito po ang iginiit ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo sa panayam ni Boy Abunda. Ayon kay Robredo, marami nang pwedeng matutunan sa mga naging epektibong hakbang ng ibang bansa pagdating sa COVID-19, basta tiyakin lamang na maayos itong maipatutupad. Madali na para sa atin kasi meron na tayong mga modelo. Susundan na lang natin. Pero ang sisiguraduhin ko lang, I will be on top of everything. Pag sinabi kong on top of everything, yung day-to-day na COVID response, ako mismo yung tututok. Sisiguraduhin ko na whole of government, all the agencies, all the local government units are working harmoniously. Kasi yun yung tingin kong naging kakulangan ngayon. Lahat naman may ginagawa, pero kulang ng konduktor. Tiniyak naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na hindi siya magdedeklara ng martial law kung hindi naaayon sa batas. Martial law, may lugar naman ng martial law. Pag may gera, kailangan mag-martial law talaga. Dahil ang umiiral ay ang gumagalaw talaga at ang gumagawa ng sinusundan natin ay ang military. Binigyan din naman ni Senator Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagsipot sa mga panayam at debate bilang pagpapakita ng sinseridad ng kandidato na magsilbi sa taong bayan.
Maraming dahilan eh. Pwedeng naluluwag, pwedeng may tinatago, pwedeng hindi mahalungkat yung mga tinatago. May mga ganun. Ang kailangan natin malinis, honest na panggobyerno. Yung hindi mapagsipot, pag-isnap-isnap po sa mga ano eh, mautak naman yung mga yung taong bayan. May sarili namang pag-iisip. So, sila na bahala ang mag-usga. Hindi naman tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete si Partido Lakas ng Masa, presidential aspirant Calio Didi Guzman kapag manalo sa halalan o matalo sa halalan. Sa isang panayam, tiniyak ni Calio Didi na hindi niya gagawin ang estilo umano ni Pangulong Duterte na lumalaban sa oligarkiya para magpwesto ng ibang oligarkiya. Hindi ko gagayahin yung ginawa ni Pangulong Duterte. Na titirahin yung isang big business kasi may i-introduce na bago. Yun, hindi ko tulad na ngayon, yung tirahin yung ABS-CBN kasi ipapasok pala yung sibilyar. Kokontra ako doon sa mga patakan nila at malamang dulo, tatanggalin lang ako. Yan po si Calio Didi Guzman. Nagpaalam po ba no kay Pangulong Duterte si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta na hindi muna siya magpapabakuna laban sa COVID-19? Sinabi sa teleradyo ni Acosta na nag-usap sila ng Pangulo ilang buwan ang nakararaan at wala namang anyang negatibong reaksyon ng Pangulo. Una nang nanawagan kay Acosta si Health Secretary Francisco Duque na magpabakuna na, habang sinabi naman ni Senador Franklin Drilon na sampal sa gobyerno ang pagtanggi magpabakuna ni Acosta bilang isang opisyal ng pamahalaan. Pero nanindigan ang PAU chief na sinusunod lang niya ang payo ng kanyang doktor dahil siya ay may allergy. Handa rin siya magpabakuna kapag mayroon ng protein-based na COVID vaccine. Yung hindi ko pagpapabakuna ay hindi dahil sa sinusuway ko ang pamahalaan, dahil sa kontra ko. Ang punto ay sinusunod ko po yung advice ng aking mga doktor, considering na meron po akong serious allergic reaction sa mga gamot. Attorney, ang katwiran naman yung yan, pag kay kinausap ni Pangulong Duterte, yan na rin yun. Nagkausap na po kami. Nagpaalam okay po ako nung March or May. Nagpaalam po ako sa kanya na hindi po muna ako pababakuna. Hindi po niya ako pinagalitan. Si PAU Chief Attorney Persida Acosta. Samantala, umabot na sa 24 na teacher ang naghain ng reklamo laban sa umani phishing at hacking incident sa kanilang payroll accounts. Ayon kay Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, inihain ang reklamo sa DepEd habang may 50 pa silang reklamong tinanggap. Sinabi ni Basas na maraming hindi autorisado withdrawals ang ginawa sa payroll account ng mga teacher mula sa halagang 900 pesos hanggang 200,000 pesos. Hinimok na ng koalisyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tingnan ang umano'y bank cyber scam. Nauna nang nagpaalala ang DepEd sa mga teacher na mag-ingat sa mga tangkang phishing at agad na i-report ang mga bank account na posibleng nakompromiso. Sa ibang mga balita naman, kakasuhan na ang apat ay sinasangkot sa malawakang online banking fraud na nakapekto sa 700 kliyente ng Banco de Oro Unibank Corporation. Nakitaan na po ng Department of Justice ng probable cause para kasuhan ang mga suspect ng paglabag sa Access Devices Regulations Act at Cybercrime Preventions Act. Patuloy naman pong iniimbestigahan ang isa pang suspect sa kaparehong reklamo. Sa reklamo ng NBI, Cybercrime Division, sangkot ang 5 suspect sa illegal na pag-access at paglilipat ng pera sa mga online bank accounts. Nauna nang umamin ang 3 sa mga suspect sa kanilang partisipasyon sa naturang krimen. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Pangasinan. 3 ang patay sa kotse bumangga sa poste ng kuryente. At sa Iloilo, 3 rin ang patay sa salpukan ng 2 truck. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Mga balita at panayam na mahalaga sa inyo. Ano ba yung mga insidente in particular? Maghahanda sa pagharap nyo sa buong maghapon. Para mapalakas ang immunity sa sakit. Hatid ng Teleradyo Balita Weekend. Kasama sina Zen Hernandez. Sa ulo na mga balita. At Christian Esquera. Para matiyak ang maayos at malinis na pagdaraos ng Halalan 2022. Tuwing Sabado at Linggo, alas 7 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay,
ibig sabihin ay destiny ito. Teleradio presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayana. Magkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado, alas 8 ng umaga sa nag-iisang teleradyo. Kapamilya, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinas man o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa'yo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan ng marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sina Danny Buenafe. Tumadami na rin yung mga nag-a-apply kasi gusto ko na talagang bumalik sa normal. At Rica Lazo. Yung kanilang daily minimum wage, kung pwedeng itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang teleradyo. Mga ateng, mga kuyang, palagi ka na lang bang napapa hay buhay? Bakit na ang solusyon na magdadala ng ngiti sa iyong mga labi? Mga tips at hacks sa bawat problema sa tahanan, ating alamin na natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel! Spotlight! Good morning sa inyo, Robert Joyce. Sa ating Showbiz Spotlight, nagkatuwaan ang mga host ng Showtime sa segment ng programa na Showtime Sexy Babes. Ito'y matapos pag-sampalin ng dance number ni Vice Ganda, ang huradong si Rufa Gutierrez, na sumayaw, rumampa at binuhat pa ni Navong Navarro, Ogiel Cassid, Teddy Corpus, Ian Perez at ilang pang staff ng Showtime. Ladies and gentlemen, our birthday girl, Rufa Gutierrez! Pasok dancers! Pakita! Takip! Tanggal! Takip! Tanggal! Buhay! Sa pa, hawak niyo sa pa. 1, 2, 3, buhat! Ilagay sa kami. Hindi talaga sila magkulitan lagi sa Showtime, kaya sobrang good vibes sila palagi. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganyel Krishnan. Balisin niyo Robert at Joyce. Maraming salamat, Ganyel Krishnan. Ang lakas maka-good vibes nung video na yun. Tawa na kami ni Robert. Salamat, Ganyel. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Bano. Susunod na ang programang Kabayan. Handang maghatid ng balita. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutulungan, sama-sama tayong makibahagi sa Truth or Dare at tulong-tulong sa pag-ahon fundraising activity for the benefit of the victims of Typhoon Odette. Gabi-gabi hanggang January 28, 8 p.m. makakasama natin ang inyong favorite kapamilya heartthrobs. Makiisa at mag-donate sa maraming gabi ng kilig, fun challenges, at kindness. Kasama kayo at ang ating kapamilya donors. Tulong-tulong tayo sa pag-ahon. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutulungan, sama-sama tayong makibahagi sa Truth or Dare at tulong-tulong sa pag-ahon fundraising activity for the